Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kulil TV. Ating pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang The Accidental Bride. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakilike po ng aking video, pakiclick po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kulil TV. Monica, oras na ngayon. Gusto kong sabihin sa iyo ang ilang mga bagay, mangyaring makinig sa akin ng mabuti, gusto ko lang sabihin sa iyo na ay may malakas na katok sa pinto ng kwarto namin. Halos isumpayo ni Liam at kumalas sa pagkakayakap sa akin. Sinimulan niyang buksan ang pinto ngunit pinigilan ko siya. Teka lang Liam, hindi mo mabubuksan ang pinto dahil si Luis ay natutulog sa ating silid. Ayokong magbigay ng tensyon sa mga magulang natin. Tumango siya at ngumiti. Binuksan ko ang pinto at lumabas, isinara ang pinto sa likod ko. Nakatayo doon si Mommy na medyo nag-aalala. Tinanong niya ako, Monica, natutulog ba si Liam? Mangyaring gisingin siya at sabihin sa kanya na si Daddy ang tumatawag sa kanya. I don't know what's wrong, pero galit na galit siya ngayon. Kailangan ko ring gisingin si Luis. Oh Mommy, huwag kang mag-alala, gigisingin ko rin si Luis, please go and tell Dad to relax. Hindi maganda para sa kanya ang pagkabalisa. Bumaba siya at pumasok ako sa kwarto. Sinabi ko kay Liam ang sinabi ni Mommy. Gising na rin si Luis. Pumunta kaming tatlo kay Daddy. Nandoon din ang Daddy ko. Niyakap ko siya ng mahigpit at hinalikan sa noo. Mukha rin siyang nag-aalala o medyo galit habang nakatitig kay Liam. What was the matter? Hiniling ni Daddy sa amin ni Mommy na maghanda ng almusal, ngunit ang tensyon ay napakakapal sa silid na literal na maaari mong putulin ito gamit ang isang kutsilyo. Gusto yata ni Dad na iwan namin ang mga lalaki. Pumunta kami sa kusina para maghanda ng almusal pero tensyonado kami sa mga nangyayari sa study room. Gumawa kami ng paper thin cucumber sandwich, American corn salad, at maanghang na vermicelli na may maraming gulay. Nagluto din ako ng brownies. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas na si Daddy at si Luis sa study room. Medyo naka-relax na ngayon si Dad at kinakausap siya ni Luis sa pananahimik na tono. Tumango si Dad at lumabas si Luis at nagsimulang gumawa ng ilang tawag sa telepono. Bumalik siya kay Dad at sinabing, "We will have it within 2 hours. Trust us, Dad." Nasa study room pa ang Daddy ko at si Liam. Ano ang nangyayari? Pareho silang lumabas. Nandoon pa rin ang tensyon kahit medyo nabawasan. Umayos na kaming lahat para kumain. Umupo ako sa tabi ni Liam. Napakalungkot niyang tingnan. Sabi ng Daddy ko, "Monica, gusto kong sumama at magstay ka sa amin ng ilang araw. Miss na kita. Pack your bag at sasama ka sa akin." Nagulat ako dahil nakasama ko sila ng matagal at kababalik lang 2 days back. Hinawakan ni Liam ang kamay ko sa ibaba ng mesa. Napatingin ako sa kanya, nakatingin siya sa akin ng may nagsusumamong mata. Tapos tumingin siya kay Dad with the same expression. "Pero Dad, ito ang unang araw ko sa opisina at talagang inaabangan ko ito. Ayokong palampasin ito," sabi ko. "Okay anak, pwede ka namang pumunta sa opisina, pero sa gabi ay sasama ka sa akin sa pag-uwi. Ilang araw ka lang sa amin at final na yon," sabi ng Daddy ko. Mukhang disappointed si Liam. Natapos na ang pagkain namin at aalis na sana ako nang hinawakan ni Liam ang kamay ko at sinabing, "Hintayin mo ako, pupunta ako at maghanda in 2 minutes sabay tayo." Pero sabi ni Dad, "Patunayan mo ang sarili mo anak kung hindi mawawala ang lahat. Hindi siya pupunta kahit saan kasama ka. Maaari siyang pumunta sa opisina kasama si Luis o ako." Nag-tiptoed siya sa kwarto namin, at pumunta sa washroom para maghanda. Alam ko ito dahil hindi ako makatulog.
Gusto ko siyang kausapin kaya tumayo ako sa harap ng pinto. Hinila ko siya sa braso ko, sinubukan niyang lumaban pero hinawakan ko siya ng mahigpit. Hinahalikan ko siya at natutunaw siya sa aking mga bisig ngunit kailangan kong sabihin sa kanya ang nararamdaman ko para sa kanya. Sinimulan kong sabihin sa kanya pero may kumatok sa pinto. Binuksan ni Monica at lumabas. Niyugyug ko si Luis para magising siya. Bumalik si Monica at sinabing, "Pareho kayong tinatawag ni Daddy." Sabi ni Mommy, tensyonado daw siya. "Please pakibilisan." Pumunta kami sa study room. Nandoon din si Tito Carlos, binati ko siya pero parang naasar siya at hindi nagre-reply. Nakatitig sa akin ang daddy ko. Pinaalis niya sina Mommy at Monica. Sa sandaling umalis silang dalawa at sarado ang pinto. Sabi ni Daddy, "Ano bang problema mo, Liam? Desidido ka bang atakehin ako sa puso? Hindi ko inaasahan na mula sa iyo." Tumakas ang babaeng iyon sa araw ng kanyang kasal. Napakahiya kong si Tito hindi dumating para iligtas kami. "Nahihiya ako sa iyo, Liam. How could you?" Ipinakita ni Anjo ang pictures sa amin. "Paano mo nagawa ito?" Hindi ako makatingin sa mga mata ni Tito. "Paano ka pa magkakaroon ng nararamdaman para sa kanya? Nakakadiri yan. Hindi mo man lang naisip si Monica. Napaka-sweet niyang babae. God bless her always. Daddy, please let me explain." Nagsimula na akong magsalita pero hindi niya ako pinatuloy. "Ano ang dapat ipaliwanag, Liam? Pinagkatiwalaan kita ng anak ko. May mahal ka ng iba pero kahit ganun, pinapakasalan kita dahil akala ko mabuti kang tao at sa paglipas ng panahon magiging masaya kayong dalawa sa isa't isa. May kinalaman ka pa sa babaeng yun. Hindi ko hahayaang mag-suffer si Monica. Hindi siya titira sa iyo ngayon. You don't deserve her. Ihahanda ko ang divorce paper, pipirmahan mo lang sila. Itatama ko, whatever is wrong. Hahanap ako ng matinong lalaki at ikakasal siya sa kanya, at least mamahalin niya." Sinisigawan ako ni Tito Carlos. "No. Wala akong ginawang masama, Tito. Wala akong pakialam kay Selena. Pinutol ko lahat ng koneksyon ko sa kanya. This all is fabricated." Nasa airport ako, nang bigla siyang pumunta sa harapan ko. Nagulat na lang ako nang makita ko siya. Hindi man lang ako nakaimik at tumabi siya sa akin at sinimulan akong yakapin at halikan. Natigilan ako. Sa sandaling napagtanto ko kung ano ang nangyayari ay itinulak ko siya at sinabihan siyang layuan niya ako dahil isa akong happily married na lalaki. Si Anjo siguro ang nagpa-picture noong mga oras na iyon. Sabi ko, nakikinig siya. "Wala akong nararamdaman para kay Selena, ikakasal lang kami para makaalis lang. Kinahabol mo talaga akong magpakasal. Ito ay magiging isang kasal ng kaginhawahan. I am sorry to say this but, I always had feelings, para kay Monica lang." Nakita ko ang pagtataka sa mga mukha nila. Literal na nagulat sila sa sinabi ko. "Natatakot akong sabihin sa inyong lahat ang tungkol sa aking nararamdaman. Noon pa man ay mahal ko na si Monica. Tito, palagi mo akong tinuring na anak mo at si Monica ay parang anak sa aking mga magulang. Para tayong isang malaking pamilya. Kaya naisip ko na unethical to have any feelings for her. Lagi ko silang pinipigilan. Naghanda akong pakasalan si Selena sa ilalim ng kontrata dahil hindi ako makapagpakasal sa mahal ko. Ayokong magpakasal sa iba at gusto ko nang tumigil ang isyong ito magpakailanman. I swear wala akong nararamdaman para kay Selena, so paano ko na kaya sila ngayon kung niloloko niya ako sa harap ng lahat? At higit sa lahat, I am married to Monica, I love her for at least 10 years. I didn't even alam mo ang ibig sabihin ng pag-ibig sa panahong iyon. Dad at Tito, please I am sorry for that but I really love Monica. Please, huwag mo siyang ilayo sa akin. I will keep her very happy. Please, nakikiusap ako." Tumikim si Luis at sinabing, "Alam kong tama ang sinasabi ni brother. Alam kong mahal niya siya noon pa man at alam ko rin na kahit si Monica ay si Liam lang ang minahal niya. Nagkaroon sila ng crush sa isa't isa. Kung paghihiwalayin niyo sila, wala na sa kanila ang magiging masaya muli." Matagal nang hinahabol ni Anjo si Monica, inistok niya ito.
Sinubukan pa nga nitong makipag-away sa kanya at pilit itong kinukumbinsi na iwan si brother. Si daddy at tito ay nakikinig ng mabuti ngunit hindi umiimik. Nandoon siya sa dance competition at sinubukang makipag-usap sa kanya, at sinabi sa kanya ang maraming maling kwento. Pagpunta ko sa kanya umiiyak siya. Sinuntok ko siya ng malakas, sinabihan pa niya ng masama ang ugali niya. Papatayin ko sana siya, kung hindi ako pinigilan ni Monica. Patutunayan ko sa iyo na hindi ito tulad ng hitsura nito. Bigyan mo ako ng ilang oras, pakiusap. At kagabi ay pinagalitan niya kami kaya nag-away kami. Sisirain daw niya ang kanilang marriage. Please wag mo siyang hayaan. Mahal nila ang isa't isa, Dad. Tito, papatunayan ko na wala siyang nararamdaman para kay Selena. Maaari mong subukan ang kanyang damdamin para kay Monica. Napakahusay ng paghawak ni Luis sa sitwasyon, tumabi siya sa akin. Malaki na talaga siya. Love you my brother. Napatingin ako sa daddy ko, wala siyang sinabi, pero tumayo siya at lumabas ng kwarto kasama si Luis. Tinitigan ako ni Tito ng ilang minuto. Then he finally said, "Look Liam, I will not tell both of you to take divorce, if you can prove na planado ang mga pictures." Pero hindi siya mananatili sa bahay na ito hanggat hindi mo napapatunayan na mahal mo talaga siya. Bakit hindi mo sinabi sa amin ang nararamdaman mo para sa kanya? Ang lahat ay magiging mas mahusay. Hindi siya nagpakasal agad. Tumango ako at sinabing, "Tito, akala ko, parte na siya ng pamilya ko kaya hindi ko na siya kayang isipin ng ganoon." Nagsimula akong umiwas at hindi siya pinapansin. Naisip ko na baka maghirap ang relasyon niyo ni Dad, if you don't approve of the fact that I loved her. Tito, nung kinasal ako sa kanya, feeling ko nakuha ko na lahat. Please, wag mo siyang ilayo sakin. Come on son, pull up your socks. Kailangan mong manalo sa kanya kung gusto mo siya sa iyong buhay. But she is staying with us till then. Sabi niya at umalis na sa study room at sinundan ko siya. May pagkain kaming lahat, umupo siya sa tabi ko. Pinakiusapan siya ni Tito na manatili sa kanila ng ilang araw. Nagsimulang lumubog ang puso ko. Hinawakan ko ang kamay niya sa kamay ko. Maya-maya, pumasok na kaming lahat sa trabaho. Pumunta ako sa opisina kasama si Dad. Nandoon na si Sia. Ipinakilala niya kami sa lahat. Tutulungan sana namin si Luis pero busy siya sa kung saan kaya naghintay kami sa opisina niya. Tumingin si Sia sa mata ko at nagtanong, "Monica, okay ka lang? I mean pagkatapos ng nangyari kagabi." "Oo, ayos lang ako." Sinabi ni Liam na wala lang yun katulad ng ipinakita. Sinalubong siya ni Selena sa airport at bigla na lang niya sinubukang halikan at yakapin pero tinulak siya nito. Ewan ko ba, alam mo nung kinasal ako sa kanya nung time na yun, alam ko na in love siya kay Selena, but still I married him because I love him. Paulit-ulit niyang sinasabi na hindi niya ito mahal, na hindi siya kailanman na in love sa kanya. Tingnan natin. May tiwala ka ba sa kanya, Monica? Oo, gusto ko, ngunit hindi ko mapigilan. Medyo nagseselos ako, I am not like it. Sabi ko sa kanya. Saktong bumukas ang pinto ng opisina ni Luis at pumasok si Luis. Nakangiti siya na parang kahit ano. Kakaiba yun dahil sobrang tensyon sa bahay. Bakit parang nakakaloko ang ngiti niya? Pagkatapos ay tinanggap niya kaming dalawa at hiniling sa akin na sumama sa kanya. Pumunta kami sa office ni Dad at sinabihan kami ni Dad na maupo, then nagplay ng video clip si Luis. Ito ay isang CCTV camera footage ng airport kung saan nangyari ang lahat. Nakita namin kung paanong biglang pumunta si Selena sa harapan ni Liam, at yumakap ito sa kanya at hinalikan siya. Natigilan siya ng ilang segundo tapos tinulak siya nito at sinigawan. "How dare you? Layuan mo ako. I am married, in fact I am happily married, layuan mo ako at ang buhay ko. Pinahiya mo ako sa harap ng maraming tao, how dare you na pumunta sa harap ko ng ganito? Sa tingin mo matatanggap kita? Sorry, mawala ka at huwag nang ipakita sa akin ang iyong mukha. Tulad nito, ito ay isang kasal ng kaginhawahan. Anong inaasahan mo sa akin, Selena?" Hindi siya nagsisinungaling, natuwa talaga ako. Ibig sabihin,
hindi siya kailanman na i-inlove sa kanya. Napangiti ako, ngunit nagsimulang tumulo ang mga luha mula sa aking mga mata. Nagalit talaga si Daddy, paano nila ito magagawa? Baka masira ang pagsasama nila. Pero masaya ako na hindi interesado si Liam sa babaeng iyon. Magaling Luis, hindi ko alam kung paano, haharapin ko sana si Carlos o si Monica. Tawagan ko si Carlos, kailangan niyang makita ito. Salamat, Daddy, tinulungan ako ni Mark kasama ang isa sa aking mga kaibigan, para kunin ang footage na ito. Parehong darating si Tito at brother, sa loob ng kalahating oras. Kaya magtrabaho kami hanggang sa dumating sila. Sabi ni Luis habang papalabas kami ng office ni Dad. Bumalik kami sa kanyang opisina at nagstay at nagsimulang ipaliwanag ni Luis ang buong proseso na alam na namin, ngunit kailangan naming magsimula sa isang lugar. Biglang pumasok ang sekretarya ni Luis at sinabing, "Sir, may delivery kay Mrs. Monica Vincent." Nagulat ako pero sabi ko, "Okay, send it inside please," and with that, may pumasok na lalaki sa loob na may dalang malaking bouquet ng red roses at isang maliit na box. Inabot niya sa akin. Tumaas ang isang kilay ni Luis at nakangiti. Ganun din ang ugali ni Sia. Ito ay mula kay Liam. May mga 2 dozen na red roses sa bouquet at ang kahon ay naglalaman ng mga chocolates at may card din. Bubuksan ko na sana ito ng inagaw ni Sia. Sinubukan kong bawiin pero tumakbo siya palayo. Sinundan ko siya pero nasa kabilang side siya ng table kaya sinamaan ko siya ng tingin. Isang cute smile lang ang ibinigay niya at kunwaring binuksan ito. Sinamaan ko ulit siya ng tingin at ibinalik niya yon sa akin. Sabi ni Luis, "Oh my God, my brother is getting romantic, not bad." So Monica, sana hindi ka galit sa kanya ngayon. Napailing na lang ako at nahihiyang ngumiti, "Wow, may nahihiya na. Ngayon, buksan mo ang card na iyon o ako ang magbukas," excited si Sia. Nakatingin sa kanya si Luis. Sinabi niya, "Hindi mo ba alam, Sia, hindi maganda ang pagbabasa ng letter na para sa iba. Sa tingin ko, dapat kang maghanap ng taong magsusulat sa iyo ng mga romantic letters at mga bouquet na tulad nito. Pagkatapos ay maaari mong basahin ang mga ito sa nilalaman ng iyong puso. Salamat sa advice pero hindi ko kailangan ng mga ganyang bouquet o sulat." Inis na sabi niya. Binuksan ko ang card, may nakasulat na note sa loob. "My beautiful angel, kahit na ang mga bulaklak na ito ay hindi kasing ganda mo, ay malapit pa rin sila at ang mga chocolates ay hindi kasing tamis mo, ngunit pareho itong nagpapaalala sa akin sa iyo. Kailangan kitang kausapin pero nagambala, anyway first day mo sa office namin, welcome to the office. Love, Liam." Namula ako. Patuloy sa pang-aasar sa akin si Sia. Binuksan ni Luis ang kahon ng tsokolate at kumuha ng kaunti at isinubo ang isa sa kanyang bibig. At inalok sila sa amin ni Sia. Tapos hiniling niya na sundan namin siya. Ginawa namin yun. Nasa raw material section kami, at sinabihan niya kami tungkol sa quality check tests at iba pa. Ipinakilala niya kami sa lahat ng empleyado. Tapos papunta na kami sa invoices department, nang pumasok si Liam, nakangiti at niyakap si Luis. "Salamat, I love you," sabi niya kay Luis at ngumisi si Luis. "Are you not well, brother?" "Ako ito, Luis." Nakatayo doon si Monica, sabi niya sabay turo sa akin. Namumula ako ng husto. Umiling lang si Liam at nagbigay ng cute na ngiti at sinabing, "Alam kong nakatayo siya, pero gusto kitang yakapin, idiot." Umiti siya sa amin ni Sia at lumapit sa akin at hinawakan ang kamay ko at kinaladkad ako patungo sa opisina niya. Pinutol kami ni Luis sa pagsasabing, "Para sa iyong mabuting impormasyon, sir, nandito siya para tulungan ako at hindi ikaw, at dito kami nagtatrabaho. Kaya't mangyaring umalis dito, maaari mong kausapin siya sa lunchtime, hindi bago iyon," nakangisi siya kay Liam. "Well, Mr. Luis, sa palagay ko ay nakakalimutan mo na rin na ako ang iyong boss at kailangan ko ang iyong assistant sa loob ng ilang oras. Nagtatrabaho ka sa ibang assistant na mayroon ka. Okay. At huwag mong asahan na babalik siya bago ang lunch. See you later, brother. Halika, Mrs. Monica Vincent." Sabi niya at dinala ako sa office niya.
Tanong niya, nakita mo ba ang CCTV footage? Tumango ako at ngumiti, hinawakan niya ang kamay ko at sinabing, Monica, matagal na akong may sinusubukang sabihin sa iyo, pero palagi akong naaabala ng iba. Ngayon gusto kong sabihin sa iyo nang hindi naaabala. Kaya't mangyaring sumama ka sa akin sa dinner, kailangan kong sabihin sa iyo kapag walang tao. Ibinigay ko ang aking pagsang-ayon at hinalikan niya ako sa pisngi. At huwag na huwag mo akong iwasan gaya ng ginawa mo kagabi, hindi ko kayang tiisin, okay? By the way, nakuha mo ba yung flowers and chocolates? Umiti ako at tumango. Tension ang lahat sa almusal kaya hindi kumain ng maayos kaya tinawagan ni Liam sina Luis at Sia at umorder ng pagkain para sa aming lahat. Nasiyahan kami sa aming pagkain at pagkatapos noon ay tinulungan namin ni Sia si Luis sa trabaho. Halos gabi na nang tumawag ang aking ama para ipaalala sa akin na kailangan kong manatili sa kanila. Ngunit kailangan kong pumunta sa dinner kasama si Liam, kaya sinabi ko sa aking ama na pupunta ako sa dinner kasama si Liam ngayong gabi. Sabi niya okay, pero kailangan mo nang umuwi pagkatapos nito. Sumang-ayon ako. Maghahanda na sana ako nang mag-message si Liam sa akin at isuot ang dress na suot ko, nang dumating ako para dumalo sa kanyang kasal. Isa iyon sa mga paborito ko, kaya naghanda na ako. Nakatanggap ako ng isa pang mensahe mula sa kanya na nagsasabing, Come to the parking lot, nakatayo doon ang driver kasama ang kotse ko, ihahatid ka niya sa hotel, kung saan hinihintay kita. Sumakay ako sa kotse at nakarating sa hotel. Naghihintay si Liam sa reception. Umiti siya sa akin at dinala niya ako sa isang setting na espesyal na ginawa sa isa sa mga balcony. Napakaganda nitong pinalamutian ng mga aromatic candles at flowers. Ang soft romantic music ay umaagos sa hangin. Walang ibang mga mesa, isa lang na para sa amin. Hinila niya ang isang upuan para maupo ako saka siya umupo sa harap ko. Nakatingin siya sa akin. Nag-order na kami at maya-maya lang dumating na. Nag-enjoy kami. Nakatingin lang siya sa akin kaya namula ako. Sabi niya, napakaganda mo, Monica. Sa wakas, nandito na tayo at walang makakaabala sa atin ngayong gabi. Monica, kailangan kong sabihin sa iyo na, I always had feelings for one girl, but cannot tell her. Now I have decided na ipaalam sa kanya ang mga ito. Kaya Monica, I love you. Nanlaki ang aking mga mata nang marinig ko ang sinabi niya. Ano? Pero ikaw? Umiling siya at inilagay ang hintuturo niya sa labi ko at sinabing, Hindi, hayaan mo muna akong tapusin. Palagi na lang akong nai-inlove sa'yo. Ngunit ikaw ay napakabata at maganda. May kakaiba akong nararamdaman para sa'yo na hindi ko pa naramdaman noon. Nais kong tumingin sa iyo sa lahat ng oras. Nagiging possessive na ako sa'yo. Ayokong nakikita kang may kasama. Maraming lalaki sa school ang hinabol ko na gustong makipag-date sa'yo. Ikaw lang ang iniisip ko. Pero isang araw tinawag ka ng isang kaibigan ko na bata at naramdaman kong hindi ko kayang magkaroon ng nararamdaman para sa'yo. Para kang bata, ako ay gulat na gulat sa sinabi niya. Matalik na magkaibigan ang mga ama natin. We all are like one big family. Akala ko unethical na magkaroon ng ganyang feelings para sa'yo at kapag nalaman ni Tito ang nararamdaman ko para sa'yo, baka masira ang pagkakaibigan nila. Naiinggit pa nga ako sa way you were so comfortable with Luis but not me. I started to ignore and avoid you. Pero palagi kang nandyan sa isip ko. I am sorry Monica, I tried my level best not to fall for you. Pero hindi ko kayang tulungan ito. Tinitigan niya ako ng sobrang lakas kaya nawala ako sa kanya. Hindi ko namalaya na tumulo na pala ang mga luha ko. Inamin na lang ng love of my life na lagi siyang in love sa akin. Pinunasan niya yung mata ko. Pero bakit ka magpapakasal kay Selena? Hindi ako magpapakasal sa iyo dahil akala ko ay hindi tama. Pero sa sobrang pagmamahal ko sa iyo ay hindi na ako makakapag-asawa sa iba. Hindi rin tama. Pero determinado ang mga magulang ko na magpakasal ako. Kaya naisip ko na kung gusto nila akong magpakasal ay ibibigay ko sa kanila kahit marriage of convenience. Noong naghanda ka para sa ating kasal, parang ito na ang pinakamagandang araw ng buhay ko.
Mahal kita. Huwag mo nang gawin ang hindi ako pansinin tulad ng ginawa mo kagabi. Muntik na akong mamatay kahapon, palagi kong pinipigilan ang aking damdamin, pero hindi ko na kaya. Ngayong nasa akin ka na, hindi ko kayang mawala ka. Matagal na kitang gusto sa buhay ko, baka hindi na ako makaligtas kapag iniwan mo ako. Tumulo ang luha sa mga mata ko. Pinunasan niya ang mga ito at tumayo ako at literal na sinubsob ang sarili ko sa kanyang mga braso. Niyakap niya ako ng sobrang higpit at sinubsob ang mukha niya sa leeg ko at hinalikan doon. Nakapulupot ang mga kamay ko sa leeg niya. May kailangan din akong sabihin sa'yo, Liam. Noon pa man ay may malaking crush ako sa'yo. Sa kabila ng katotohanan na dati ay hindi mo ako pinapansin. Nagkaroon ako ng mga mata para lamang sa'yo. Dati akong nasaktan na hindi mo ginawa, care for me, but still I was crazy about you. I even tried to make myself understand na hindi mo man lang ako gusto kaya hindi na kita dapat isipin. Pero hindi nakinig ang matigas kong isip. Noong sinabi sa amin ng mga magulang mo ang tungkol sa kasal mo, nadurog ang puso ko sa 1,000 piraso. May moisture siya sa mga mata niya pero nakangiti pa rin siya. Kahit hindi ko man lang maisip na ikakasal ka sa iba, pero pumunta pa rin ako para dumalo sa kasal mo dahil gusto kong makita kang ikakasal ng sarili kong mga mata, para maintindihan ang matigas kong isip na masaya ka sa ibang babae. Para makapag-move on na ako. I love you, Liam, palagi akong meron. Tanging at ikaw lamang, nilagay niya ang labi niya sa labi ko at hinalikan ako nang wala sa sarili. Masyado kaming engrossed sa sarili namin kaya hindi namin narinig na nagri-ring ang phone ko. Hingal na hingal kami kaya napatigil siya sa paghalik sa akin at nakita kong tinatawagan ako ni Daddy. Napatingin ako sa kanya at kinuha ang phone. Hello, Dad. Yes, Dad. Kakatapos lang ng dinner namin. Okay, Dad. I disconnected and looked at Liam. Tumangulang siya. Dinadala kita doon bilang respeto kay Tito. Pero ayokong layuan ka. Pakiusap kausapin mo siya. Sabi niya, na may puppy eyes. Nakarating na kami sa lugar ng parents ko at naghihintay na si Daddy. Binati ni Liam sina Mommy at Daddy at nag-aatubili na umalis. Pagkaalis niya ay pumunta ako sa kwarto ko at nagpalit at nakahiga sa kama nagising-nagising. Bandang 1 AM ng gabi, may kumatok sa bintana ko at nakita kong nakatayo si Liam. Binuksan ko ito at pinapasok siya. Umisi siya at niyakap niya ako at sinabing parang hindi ko kayang matulog nang wala ka. Kaya pwede ba akong pumasok? Pero, paano kung malaman ni Dad? So, ikaw ang aking legal na kasal na asawa. May karapatan akong mapunta sa iyong kwarto. At ngayong alam kong mahal mo rin ako, hindi ako makakatulog nang mag-isa. Natuwa ako sa narinig ko. May isa pa akong aaminin, hindi ka na naglalakad habang natutulog. Binubuhat at pinapatulog kita noon sa kama. Nanlaki ang aking mga mata at nagtanong, pero bakit? Isa sa mga dahilan ay iyon, hindi komportable ang sopa at ang isa pa, at mas mahalaga ay gusto kitang hawakan habang natutulog. At dati natatakot ako na baka isipin mo, I am imposing myself on you. You are so bad. I hate you. No, you don't, sweetheart. You love me and I love you. Hindi kita kayang layuan at kinaumagahan uuwi ka sa akin with your dad's consent. He peppered kisses all over my face and neck. Ang puso ko ay tumibok ng galit. Humiga siya sa kama at niyakap ako. Pareho kaming komportable at natulog. Kinaumagahan, may malakas na katok sa pinto, half-sleep ako, kaya bumangon ako sa kama at binuksan ang pinto. Nakatayo doon ang mami ko. Mukhang nag-aalala siya, pumasok siya sa loob at sinabing, Monica, hindi nakauwi si Liam kagabi pagkatapos kanyang ihatid, hindi siya umuwi. Medyo nag-aalala si na Ramon at Sonia. Bigla niyang nakita si Liam na natutulog sa aking tabi sa kama. Nagulat siya saglit at saka siya ngumiti. Ako ay kasing pula ng isang beetroot. So, narito siya at nag-aalala ang lahat sa kanya. Nagising si Liam at nahihiya siyang makitang nakatayo doon ang mami ko at nakangiti sa kanya. Namumula siya. Halika na anak, bumangon ka na at lumabas ka, sasabihin ko kay Ramon at Sonia na nandito ka. Nakangiting parang batang babae.
Tumabas kami at pinandilatan siya ni Dad at nagtanong, sa tingin ko, sinabi ko sa iyong layuan mo siya, at sinabi ko na sa amin siya titira, pero hindi kita niyaya, bakit ka bumalik nung binitawan mo siya at umalis? Namumula si Liam, napakamot sa batok niya, I'm sorry Tito, sabi mo sa lugar mo siya titira, pero never mong sinabi na hindi rin ako pwede magstay sa place mo. After all, I am just like your son. Diba? Bawal ba tumira ang anak mo sa bahay niyo tita? Of course you are welcome to stay here anak, this is your house. Carlos, bakit mo siya kinukulit? Maaari siyang manatili dito anumang oras na gusto niya. Siya ay kasal kay Monica, kaya maaari siyang manatili sa kanyang kwarto. Please huwag kang gumawa ng eksena. Huwag kang umasta na parang overprotective na ama, asawa niya. Nakangiting sabi ni Mommy sa kanya at sinamaan niya ng tingin si Dad. After about 10 minutes, dumating sina Luis, Mommy at Daddy ni Liam. Pinagalitan nila si Liam na pumunta dito nang hindi nagpapaalam. Hinahanap siya ng lahat. Humingi ng paumanhin si Liam para sa abala at pagkatapos ay sinabi niya, ikinalulungkot ko dahil hindi ako nagpaalam sa iyo ngunit ngayon na lahat ng tao sa ating mga pamilya ay narito may gusto akong sabihin. Ang tanga ko para pigilan ang nararamdaman ko para kay Monica. Pero ngayon, alam na natin iyon, we love each other so in the presence of all of you. I would like to propose to her. Pagkatapos ay yumuko siya sa isang tuhod niya at naglabas ng magandang diamond ring at hinawakan sa harapan ko. Monica, plano kong ibigay ito sa iyo sa dinner kahapon, but anyways, will you please marry me? Nakangiti ang lahat, hindi ako makapagsalita dahil sa sobrang emosyon. Kaya umiling na lang ako sa sinabi niyang hindi. Ano? Bakit? Anong meron? Nabigla siya. Parang lalabas ang mga mata niya sa mukha niya. Mukhang tense ang lahat. I'm sorry I can't, I am already married to you. Nakangiting sabi ko. Nagtawanan ang lahat. Isinuot niya sa daliri ko ang singsing. Nagpalakpakan ang lahat. Hiniling ni Mommy na mag-almusal ang lahat. Tumipat silang lahat sa dining table at tumabi sa akin si Liam at bumulong, so as you say that we are married, how about going for a long honeymoon, Mrs. Monica Vincent? Parang kamatis ang pula ng pisngi ko. Pinulupot niya ang kanyang braso sa aking baywang at sinabing, my beautiful, ever blushing, accidental bride, let's go, nagugutom ako. Hinila niya ako papunta sa dining table. Umiti ang daddy ko at nagbigay ng envelope kay Liam. Binuksan niya ito at ngumiti kay Dad. Ito ay isang honeymoon package. Isang trip to Europe. Salamat po Tito. Sinabi niya. Pero sabi ng daddy ko, makukuha mo ito sa isang kondisyon, hindi mo na ako tatawaging Tito ngayon, magiging okay ang daddy. Nagsimula siyang ngumiti at sinabing, salamat po daddy. Please excuse both of us, dahil kailangan naming umalis at mag-impake para sa paglalakbay. Hinila niya ako papunta sa pinto. Lahat ay nakangiti at ako ay napaka-excited na simulan ang aming journey, with my love of my life. Makalipas ang isang taon. Liam, please get up. Anong ginagawa mo? Ang daming dapat gawin. Kailangan din nating maging ready. Sinubukan kong itulak siya palayo sa akin habang natutulog siyang nakayakap sa akin. Nakapatong sa akin ang braso at binti niya. Kinailangan kong bumangon at tulungan si Mommy sa lahat ng paghahanda. Kinuha ko ang baso ng tubig na nakapatong sa side table at ibinuhos sa kanya. Agad siyang bumangon. Ano ba ito, Monica? Ano bang problema mo? Bakit hindi mo ako hinayaang matulog ng mapayapa? Liam, nakakalimutan mo ba na marami tayong gagawin ngayon? Halika, bumangon ka at maghanda ng mabilis. Pumunta at tingnan kung tapos na ang lahat ng arrangements at kung kailangan ni Luis ng anumang tulong. Ito ang kanyang espesyal na araw. Kailangan ko ring tulungan si Mommy sa paghahanda sa lahat ng mga ritual. Umiti siya at tumango. Tumakbo ako pababa at tinulungan si Mommy sa pag-aayos ng lahat ng mga gamit habang sina Luis at Sia are getting engaged today. Tuwang-tuwa at masaya ako para sa kanila. Inayos namin ang lahat ng mga dress, alahas, suits at lahat ng mapalad na bagay na hiniling para sa engagement.
bumaba din si Liam, napakagwapo sa kanyang kasuutan. Tumatawag siya sa hotel para magtanong tungkol sa paghahanda. May kausap si Luis sa telepono. May pinagtatalunan sila. Lagi silang ganito, nag-aasaran. Umiling ako at pumunta sa kwarto ni Mommy para kunin lahat ng regalong nakuha namin para kay Sia at sa pamilya niya. Ang lahat ng mga pag-aayos ay ginawa ng perpekto. Inaya ako ni Mommy na pumunta at maghanda. Makalipas ang halos isang oras ay nakahanda na ako at ganoon din si Mommy. Pumunta kaming lahat sa sala para pumunta sa hotel. Napakagwapo ni Luis sa isang kulay beige na damit. Lahat ng gamit ay nakalagay sa mga sasakyan at umalis na sina Mommy, Daddy at Luis papunta sa venue at nakaupo na kami sa sasakyan namin nang maramdaman kong parang hindi maganda ang pakiramdam ko. Medyo magaan ang ulo ko. Hihimatay na sana ako nang maabutan ako ni Liam. "What is wrong, Monica? Are you not well? Let's go at magpatingin tayo sa doktor." Mukha siyang nag-aalala. "Hindi. Okay lang ako. Masyado yata akong napagod at nakalimutan kong kumain ng kahit ano simula umaga." "It's okay. Magiging okay din ako once na kumain na ako. Late na tayo, kakain ako kahit ano pagdating natin doon." Ngunit umiling si Liam at pumasok sa loob ng bahay at kumuha ng cookies. Nagsimula siyang magmaneho at kumuha ako ng isang cookie at inalok ito sa kanya ngunit sinabi niya, "Ako ang nagmamaneho, pwede mo ba akong pakainin?" "Bakit baby ka ba?" itinanong ko. "No sweetheart, hindi ako baby, pero malapit na akong magka-baby." Sabi niya sabay ngiti. "Pwede pa ba? Anong ibig mong sabihin, pwede ba?" "Syempre pwede. Hindi ko alam na ang science ay gumawa ng napakalaking progress na kahit isang lalaki ay maaaring manganak ng mga sanggol." "Buntis ka ba?" pang-aasar ko sa kanya. "Sobrang nakakatawa, magkakaroon ako ng maraming at maraming at maraming sanggol na kasama." Umiti siya sa akin at namula naman ako. Nakarating na kami sa venue at habang papasok na kami ay hinawakan niya ang kamay ko at sinabing, "Napakaganda mong tingnan, sa palagay ko dapat tayong pumunta sa ibang lugar." Ayokong pumasok sa loob. "Ano bang problema mo? Saan mo gustong pumunta?" tanong ko habang naglalakad papuntang hall. "Ayokong may tumitingin sa'yo. Napakaganda mo. Kaya ayokong pumasok sa loob. Pumunta tayo sa isang lugar at gumawa ng mga sanggol." Namula ako sa galit. Hinampas ko siya ng mahina sa braso at naglakad papunta sa hall. Maganda itong pinalamutian ng mga bulaklak at ilaw. Nandito lahat ng kaibigan at kamag-anak namin. Dumating si Sia na nakasuot ng light green na dress at siya ay kahanga-hangang tingnan. Natulala si Luis sa kanya. Nag-exchange sila ng sing-sing. Masaya at nag-enjoy ang lahat. Naging maayos ang engagement, ngunit hindi maganda ang pakiramdam ko. Nakangiti at nagtatawanan ang lahat at bigla na lang akong mahihimatay. Hinawakan ko ang braso ni Liam at nawala ng malay. Nang imulat ko ang aking mga mata, nasa kwarto ako at nandoon ang lahat. Lahat sila ay labis na excited sa isang bagay. Nung nakita nila ako, parang mas masaya sila. Nagmamadaling niyakap ako ng mami ko at ng mami ni Liam. "Ano ang mali sa kanilang lahat? Abnormal ang kilos nila. Congratulations!" sigaw ng lahat. Nagtataka ako kung bakit nila ako binabati. Napatingin ako kay Liam, nakatayo siya malapit sa akin. Humarap siya sa akin at sinabing, "Sabi ko sa'yo, marami akong magiging babies sa'yo. Well, I guess we are already having one." Napatingin ako sa kanya na may gulat na ekspresyon at kinindata niya ako. Namula ako na parang kamatis. Lahat ay personal na bumati sa akin at niyakap ako. Pagkaraan ng ilang oras ay nakaramdam ako ng sobrang pagod. Pinilit ni Mommy na magpahinga ako. Lumabas ang lahat sa kwarto maliban kay Liam. Niyakap niya ako ng sobrang higpit at sinabing, "I am really very very happy and very thankful kay Selena na hindi siya dumating para pakasalan ako noong araw na iyon, kung hindi, ako ay nasa isang marriage of convenience at hindi alam ang tungkol sa kaligayahan. Kung hindi siya nakatakas, I would not be married to you accidentally. Accidentally my life is full of happiness. Salamat, my beautiful angel, sa pagpapaganda at puno ng kaligayahan sa aking buhay."
At dito na po, nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Liam at Monica. Minsan kailangan ituro sa'yo ng mundo, ang tama sa paraang masaktan ka, para tigilan mo na ang mali at malaman ang pinagkaiba at hindi. At lagi po nating tandaan. At sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa'yo kung bakit ka para sa kanya. At kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.